after ho nun kasi, ang proseso namin ng pag-check namin dito, after po nun na walang, wala kami makalog, ibababa namin tong jack. So, nakaganyan lang yung sakyan nyo, nakapatong sa lifter, okay? Paanda rin po yan. May isang kasama po namin na nandoon sa taas, tapos kakabig-kabigin yan. Alam na ho yan ng mga nagpupunta sa amin dito kung paano kami mag-check dito ng pangilalim. Magandang araw po. Meron po akong isi-share sa inyo. Nagpa-check sa amin kasi apat na shop na daw po yung napunta ni sir, tapos hindi makita yung pinaka-concern niya. So yun, nagbaka sakali po dito sa amin na baka makita po namin. At yun, nakita naman namin kung ano yung problema. I-share ko po sa inyo para at least po may idea rin po kayo sa lahat ng car owner o sa mga future mechanic po dyan. Just in case may encounter ninyo o tuturo ko rin sa inyo paano namin na-troubleshoot na inyong problema. At nga po pala, ginagawa ko po itong video na to hindi po para ipagyabang o sabihin na magaling po ako, okay? Lilinawin ko po sa inyo na napakarami po na magaling na mekaniko sa bawat lugar po. Sobrang dami, naniniwala po ako doon. Okay, hindi lang po sila na-expose, pero napakarami po. Sineshare ko po ito kasi at least kagaya sa inyo, sa mga car owner, alam nyo na rin kung ma-encounter nyo itong problema na to. Hindi po ito kung sa ano paman. Kasi ginagawa ko po itong video na to, alam nyo naman. Kaya nga may legacy po yan. Sa pangalan ko, kaya may legacy yan. Nilinaw ko lang ko. Okay? Kasi kung tutusin ko, mga sir, pwede ko po itong ipagdamot sa inyo. Kasi, benta po ito eh. Kumbaga, kaalaman po ito. O, pag hindi ko po sinabi, syempre pupunta kayo lahat dito sa akin kasi alam ko yung trouble eh. O, ito, kahit malayo po kayo, sineshare ko na. Para kahit nasa malayo kayong lugar, din nyo na kahit kailangan pumunta rito sa amin, sa Paranaque, pag na-encounter nyo itong trouble na to, pwede nyo nipacheck sa mga trusted mechanic ninyo. Marami po dyan, mekaniko. Ako naniniwala po ako, maraming magagaling na mekaniko. Hindi po ako nagbibideo. Ulitin ko din ako nagbibideo para ipakita ko po sa inyo na magaling ako, okay? Sineshare ko po ito. May iba-iba po, kanya-kanyang layunin tayo pagbablog, pero iba-iba po yung sa akin. Siguro marirealize nyo yung panakilala nyo yung buong pagkatao ko kung ano talagang pinaka-pakay ko kung bakit ako nagbablog. Pansinin nyo yung mga trouble na yung sineshare ko sa inyo. Para lalo-lalo sa mga future mechanic, pag naka-encounter ng ganito, at least alam nyo na yung gagawin. Or yung mga car owner, alam nyo na. Kaya yun, share ko po sa inyo. Tara, doon po tayo sa sakyan, okay? So, dito po tayo. Nagawa kami Altis. Tiniltan po ng support yung Altis. Altis po yung sakyan na to. Support yung sa baba. Napakahirap tanggalin. Dami na baklas. Okay, ito tayo. Crosswind po yung sasakyan ni sir. Ayan. Lumang modelo na rin. Ang pinaka concern po ni sir ay lagatok. Pag lumilikaw ng kaliwa, may tok tok tok. Tapos po ng reno, tok. Ganun. Marami nang pinalitan kay sir ito. Ayan, tie rod. Ball joint. Dalawang ball joint. Upper, lower. Pati yung mga bushing po. Tapos yung rubber damper, yun. Tapos yung absorber. Ayan, bago na rin po yung shock absorber na yan. Okay, brake pads, bago na rin. Tinignan daw nila to sir eh. Chinek na din daw po ito kung baka yung brake pads na kalansing. Madilim ah. O yun, basta bago. Basta bago yung brake pads. Yun yung makikita eh, oh. Makikita ba? Ayan. Ah, ayan yun, oh. Bago. Basta bago yun. Tapos yung mga bushing po, ayan. Stabilizer bushing, stabilizer bar. Okay. So, sa madaling sabi, pati po ito, bago na rin lower suspension. Bushing.
Madalang sabi, wala nang pwedeng pagmulan. Okay? So, chinek po namin, wala nang ang kalog. Pinaka naging problema nyo, ito. Strut bar, radio strut, or strut rod. Marami pong katawagan eh, pero mas kilala po ito sa tawag na strut bar. Ayan. Ito po yung trabaho niyan, kung na control niyan, control niya yung arm, nakakabit sa arm, tapos chassis. Parang sakali na mareno kayo, siya yung control, di lalaga tok-tok. Kung di uuntok, hindi magkakaroon ng ingay. Tsaka, kontrolado to sa pag-steer mo. Tapos, ayan, kita po namin. Oh. Hindi makalog. Ayan po, maluwag to. Tornilyo maluwag. Iikot ko po ng kamay yun. Tapos yung isa wala na. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari rito. Baka putol o wala talagang tornilyo. Sana wala lang tornilyo. Mamaya babaklasin natin yan. Para at least walang problema. Mukhang nalaglag lang yung tornilyo eh. Sana. Kasi kung putol, problema. Nakatalim po yung pred yan eh. Ito maluwag, ipitan to. Ayan. Kaya pag lumili ko si sir, siyempre, yung arm, kasama yan eh, gagalaw yan pag lumili ko kayo. Ngayon, paan na rin natin. Okay? So, ayun. Bakit po hindi nakita? Okay, ito ah. Sa mga kapwa ko mekaniko, sa future mechanic, sa car owner, para sa inyo lahat po ito ha. Papakikita ko sa inyo. Diba usually oh, pag nag-check tayo, kinakalsuan natin dito. Sa suspension arm, then kakalugin natin. Tapos utubuhan o anumang klaseng pag-check. Kanya-kanyang diskarte. Ganito, so kanina una, kinalsuan din namin dito. Ayan yung jack ko, ito. Ito po yung pangkalso. Dito namin kinalso nga, dahil yun naman talagang pamamaraan. Okay? Kaya kinalog namin, hindi namin nakita. Ngayon, after ho nun kasi, ang proseso namin ng pag-check namin dito. After po nun na wala kami makalog, ibababa namin tong jack. So, nakaganyan lang mo yung sakyan nyo. Nakapatong sa lifter. Okay? Paanda rin po yan. May isang kasama po namin na nandoon sa taas, tapos kakabig-kabigin yan. Alam na ho yan ng mga nagpupunta sa amin dito kung paano kami mag-check dito ng pangilalim. Tapos iikot-ikotin yan. Ayun. So, yun nga ho, gumagalaw-galaw yan. Nakita nyo naman kanina, di ba? Galaw-galaw yan. So yun, doon namin nakita. Kasi kung kinalsuan lang namin, nag-base lang po kami dito sa kinalsuan lang namin. So, dito talaga makikita. Ipitan ko yung isa na yun. Bibili kami ng isang tornilyo. Okay, ito. Binaklas ko yung isang tornilyo. Sinubukan ko ng pasukan ng isang tornilyo. Ito pinaka bad news. Low stride po yung ball joint, kasama yung ball joint. Ayun. Siguro ho, pagka tabit ng ball joint, tabingin yung tornilyo na ipasok. Ayun na, low stride. Tapos, isa lang nakakabit, isa lang nakahigpit. Kaya, katagalan lumuwag. Ayun. Medyo masakla po mangyayari kay sir. Makapalit na ng ball joint. Pero hihigpitan ko muna tong isa na to, tapos i-road test ko muna. Kukumpirmahin ko lang. Ito lang yung medyo masaklap kasi bago yung ball joint, magpapalit na naman. Hindi naman pwedeng isa lang tornilyo na to. Pansamantala, ipitan ko muna yan. Kaya pala, lumuwag po itong isa na to. Tingnan nyo po yung kabila. Oh. Ayun, dalawa dapat po eh. Ito pa yung nasa kabila, dalawa dapat. Bago rin yun. Okay, usapin ko muna si sir. Ayun po, na-road test na namin. Kasama ko si Sir Willie. Sir Willie, thank you sa pagpayag nyo na video ko po itong
nangyari sa inyo, sa sakyan nyo, para din sa maging aware din sa iba, pati na rin sa mga kapwa ko mekaniko, future mekanik. Hinigpitan ko na muna ako kasi diba lost thread, hinigpitan ko na muna yung isa, tapos nirutis namin, kumpirmado na wala na po talaga yung lagotok. So pansamantala lang po yun. Pag kayo po lang ka-encounter ng ganito, pansamantala lang po, hindi pwedeng kulang ng isang tornilyo yun. Kasi sabi ko nga kay sir, buti na lang po hindi kumalas, kasi nung, kung kumalas yun, pwedeng madisgrasya rin si sir, syempre abala rin. So yun, papalitan na lang po ng, namin ng ball joint, hanap muna si sir ng ball joint kasi wala po kami pyesa rito. Pag naka-encounter po kayo ng gano'n, hindi pa pwedeng isa tornilyo. Okay, sabi ko ay sir, huwag po patagalin. May ilang araw, baka bukas bumalik sir. Papalitan na agad ng ball joint. Okay, so yun. Yun lang ho. Sana maging aware tayo doon. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Kay Sir Willie, thank you po. Ingat po tayong lahat.